Praise God. Good evening po sa bawat isa na narito ngayon. Ito po yung oras para sa ating evening prayer na kung saan ay kakataguin po natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga panalangin. And I believe na kapag kasama natin ang presensya ng Diyos, purihin ng Panginoon, tayo po ay pinakamapalad kapag naramdaman po natin ang presensya ng Diyos. Ang presensya po ng Panginoon ay napakahalaga. Kaya nga lang po ay kailangan po nating paglaanan po ng kalinisan ng puso. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 8, mapalad ang mga tao may malinis na puso sapagkat mararanasan nila ang Diyos. Makikita nila ang kabutihan ng Diyos. Kaya, praise God, bago ang lahat, ay i-welcome ko muna siyempre ang lahat ng ating mga viewers, ang 60th PC Battalion, mga dati kong kasamahan. Welcome po. Yung pong aking mga class batchmate ng class 76 sa CJAS. Welcome din po sa lahat. At yung aking mga dating nakasama doon sa Northern Samar, ang Mercader at Biasis. Praise God. Welcome din po. Praise God at Inday. Purihin ang Panginoon. Merly Biasis. At ganyan din kay Marilu Biasis. Welcome sa lahat po ng mga taga Katubig, Northern Samar. At ganoon din sa mga kaibigan kong narito siyempre, lagi silang nakamasid at pinanonood nila ang video nito. Salamat sa inyong partisipasyon at patuloy na kayo po ay nagpupursige na makilala ang Panginoon. Lubos-lubos sa inyong mga buhay. Siyempre, nakita ng Lord ang puso ninyo na meron po talagang tinatawag na pagkauhaw sa Diyos. Welcome din po sa inyo. Welcome sa lahat ng nasa ibang bansa, nasa Amerika, nasa United Kingdom. So lahat po mga kaibigan natin dyan, praise God, nasa Saudi Arabia. Si Brother Joe, praise God. At yan din si Merly, Sister Merly, o Mary Merly. At doon sa United Kingdom, si Noreen. At sa lahat po ng mga kapatiran din dito sa Amerika, si Brother Agustin, Brother Joel Landasaban, welcome, praise God. At ganun din doon sa mga naroon sa iba't ibang lugar ng bansang Pilipinas, syempre, diba, marami na po kayo, may taga Cebu, may taga Iloilo, may taga Batangas, Sambuanga. So lahat ng mga kaibigan ko, lahat pa na maabot ng video nito. So salamat sa inyong pakikisa. And I believe nakita ng Lord ang uhaw ninyo. May gagawin ng Panginoon sa araw nito o sa gabi nito. At hayaan, ianda po natin nga lang ang ating mga puso sapagkat ang ating puso ang pinakasusi upang tayo po ay mapuno, mapuspos ng kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. At sa gayon, yung pong ating mga panalangin ay diringgin ng Panginoon. Maya-maya, tayo mag-umpisang manalangin ay patuloy na pagtiwalaan lamang po natin ang Diyos sapagkat tunay na ang Diyos ay naghahanap ng mga totoo sa kanyang harapan. Ang lahat ng naghahanap sa kanyang presensya, na may uhaw at gutom, ipaparanas ng Panginoon yan sapagkat na nasisiyasat ng Diyos ang ating mga puso. Kaya hiyanda po natin mamaya. Praise God! Lahat po, welcome po sa lahat. At yung panghuli, yung aking pong siyempre mga kapatiran dito sa Armor of God Christian International Ministry, yung lahat ng mga pastor, no? Hindi ko nabanggitin ang mga pangalan nyo. Lahat ng mga pastor na narito sa Armor of God, na nagpasakop sa Armor of God, sa ating Panginoon at sa inyong lingkod, sa pamumuno ng inyong lingkod, pagpalain kayo ng Diyos. At ganun din, syempre, yung the Family of the Anointed One, yung mga hinuhubog ng Panginoon, welcome din, welcome sa lahat.
patuloy po tayo mag-aaral lang at ng salita ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. At bago ang lahat, ay manalangin po muna tayo. Amen. At tayong lahat ay manalangin. Father God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, narito po kami upang patuloy, Panginoon, Lord Jesus, aming pong idulog ang aming mga buhay, ang aming mga sarili, ang aming mga pamilya, lahat-lahat, Panginoon, Lord, ng aming pangangailangan sa iyo, lalong-lalo na yung mga mahal namin sa buhay, Panginoon, narito man yun, O Diyos, na sila'y may mga sakit at karamdaman, na abutin mo rin, Panginoon, Lord Jesus, at ayaan po, Panginoon, Lord God, dahil kayo po isang Diyos na mahabagin, maawain, Panginoon, ayaan po, hinihiling ng iyong abang lingkod, Panginoon, ang kaluwalhatian mo, bumaba sa amin, ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Ayan po, mag-manifest ito sa oras na ito, Ama. Salamat po, Ama, na marami. Tunay na po, na napakadakila mo. Ayan po, samahan mo rin po kami sa aming patuloy na pag-aaral ng salita mo upang patuloy namin makilala ka pa ng lubos-lubos sa aming mga buhay. Salamat muli, Panginoon, sa iyong kapurihan, karangalan, kadakilaan, sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Praise God, narito po tayo sa ating patuloy na pag-aaral ng salita niya. At ang aking pong mensahe ngayon ay pinamagatan kong Be Perfect. Praise God. Kung ating pong iisipin yung salitang perfect, it seems sa bawat isa sa atin ay hindi tayo pwedeng makapasa doon. Lalong-lalo na sa ating panahon niya, ang dami pong kaagaw ang ebanghelyo. Kung kailan ka lumalapit sa Panginoon, doon naman ang paglapit din ng kaaway, mga tukso, lahat, mga bagay-bagay na humahadlang at hahadlang pa sa ating pananampalataya. At lalong-lalo na yung word ng Panginoon na magpakabanal kayo. Gaya nga po itong title na ito na aking pong dadalhin sa inyo, Be Perfect. Pag sinabi kasi perfect, it seems na wala nang makitang anumang karumihan o kasalanan na tunay na kalulungkot ng puso ng Diyos. So, yung word na ito ay ating pong patuloy na pagbulay-bulayan mula sa salita ng buhay kay Kristo Jesus na siyang ating pong patuloy na inaasahan na sa atin ay patuloy na magbabago. Amen? So, wala pang perfecto, but in Christ Jesus, you and I, hallelujah, will become perfect. So, bago ang lahat, ayan po na patuloy po nating pagbulay-bulayan ang mga salita ng buhay na ito na ating pong pag-aaralan. Yung pong word na yan, mga kapatid, nasa Matthew chapter 5, verse 48 po ito. Amen? Sabi nga, kung yung word na ito na maging sakdal tayo, sabi ng Panginoon, itong word na ito ay tunay na hindi ipagkakaloob ng Panginoon sa atin kung tayo po ay walang kakayahan na maging sakdal. Ang ating pong pagbubulayan na walang human being na nasakdal sa harapan ng Diyos. But there is only one nasakdal. And He is the Lord Jesus Christ. So, bago ang lahat ay hayaan po na pag-aralan po natin. No? Sabi nga, God will not give this command if a man could not do it. Kung hindi ito magagawa ng tao. The perfections of man would not be difficult anymore kapag ito inaunawaan natin, mga kapatid. Kailangan na talagang unawaan natin ito para habang tayo'y nagpapatuloy sa journey ng ating pananampalataya at habang tayo'y lumalago sa pananampalataya, nakikilala natin lubos ang Panginoon, papalapit ng papalapit tayo doon, purihin ng Panginoon, doon natin maranasan yung sarap ng buhay dito sa lupa, nakapiling ng Diyos. So, yung perfection ng tao, ayon sa ating pag-aaral, ay hindi na po very difficult o hindi na po mahirap, brothers and sisters. For God will be the one to do this, yes, sa ating buhay.
at siya'y merong tulong at gabay sa atin upang gawin ito. Amen? Upang may sagawa natin ito. At ito'y sa pamagitan ng biyaya. By God's grace, by the help of God's grace and the Spirit of God. Amen? So ito po ang tutulong sa atin. Alam niyo doon sa Philippians chapter 1 verse 6, ano ang sabi doon? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita ay ito, I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished. Through Jesus, all of us might now have its perfection. Alam niyo mga kapatid, through this word na ito, kapag atin pong pagbubulay-bulayan, hindi na kailangan na tayo'y mag-struggle pa na maging ganap o maging perfect sa kanyang harapan. Why? Kasi there is a help or aid of God. Amen? It is God Himself will be the one to do this. Siya ang gagawa nito, kikilos sa buhay po natin upang patuloy po natin matapos. Amen? Yung ating takbuhin sa pananampalataya hanggang tayo po ay isang araw ay lubos-lubos pong makita na merong kaganapan na sa ating buhay Kristiyano. At tayo nagiging ganap because of God. Not because of you, not because of me, not because of every one of us, but we become perfect because of God. Amen? So, yung pong inumpisa ng Panginoon sa atin, huwag kayong mag-alala. Hindi kayo ang tatapos niya. It is God Himself will be the one to finish it. Amen? Okay. Praise God. Hallelujah. Tingnan po natin si Jesus, who are called the Son of God. Siya po ang ating modelo. Siya ay tinatawag na Son of God and Son of Men or Son of Man. Amen. Dito po ay makikita natin, brother and sister, kung siya ay narito sa lupa. He lives a 100%, mga kapatid, 100% na siya ay talagang tao because the Word of God declares it and said it that He became man. The God of the universe came to us and He became man. A 100% man. Amen? 100% talaga na siya ay tao. Kung paano tayo kumakain, nagugutom, nauuhaw, napapagod, ano pa? Lahat ng ating pong nararanasan, nalulungkot. So lahat pong yan ay naranasan ng ating Panginoong Jesucristo na nagsasabi na siya po ay talagang 100% na tao. Praise God. Hallelujah. Ngunit makikita rin natin, mga kapatid, na sa kanyang buhay, according to the Bible, Amen.